Hi guys! So, ito na ang aming last day sa Rejum. And kanina, nag-breakfast lang kami kasi nga may free breakfast dito sa hotel na to. And yan, after few minutes, unti-unti na kami naggamit. Yan, binaba namin kasi second floor yung room namin. So, nakuha na namin lahat ng gamit namin. So, check out na yon. Hindi na daw kailangan magpaalam sa harap kasi wala namang keys na binabalik. So, ano naman yon, digital yung pin or password. Kaya ngayon, pupunta na kami sa church. Yan, church ulit tayo para sa Easter Sunday Mass. Ayan, so nandito na yung mag-ama ko. And after Mass, yan, we will be back na sa Calgary. So, 3 hours na drive na naman yon. But, I think, okay naman na yung biyahe namin, hindi kami puyat or what, kasi nakapahinga kami ng enough. Yan, after ng Rejum, dinner lang kala Ate Carol, and then yan, pahinga na. Wala nang masyadong activities sa night kasi alam niyo yun, pagod na rin ang katawan natin after sa lahat ng mga activities na ginawa natin dito. So yeah, simba muna tayo guys! And so, bago tayo umuwi guys ng Calgary, simba muna kami kasi merong mass dito ng 11 a.m. to 12. Yeah, then after noon, yan, diretso na kami sa Calgary kasi mamaya may pasok na ulit tayo. Pero gabi pa naman, alas 6 pa naman 'yun. Maaga pa naman, kayang-kaya pa. 3 hours lang naman yung biyahe galing dito papuntang Calgary. Yan. Pero pag ano 'yun, pag walang stop 'yun, dire-diretso 'yun. Pero kaya naman kasi nung pumunta kami dito, dire-diretso lang din naman yung biyahe namin. Nag-stop lang tayo sa Shin. Ah, yeah, oo, kasi bumili tayo ng pagkain noon. Okay, so yan, simba muna tayo, guys. Guys, itong simbahan na to, memorable sa akin to. No? So, hindi ko makakalimutan itong simbahan na to. Yan. Saka ako nagkukwento sa inyo kung bakit. Dito ako nakatayo nun eh. Dito ako nakatayo. Yan. A few inches later. Ayan, so yun guys, katatapos lang nung simba namin. Ayan, ang daming Pinoy, nakakatawa. Small community, parang majority Pinoy. Ayan, nakakatawa kasi ang dami naming nakilala. Oo, pati yung sa dentist natin sa Willow. Ayan, nandito rin sila, yung grupo nila nandito din. Ayan. Tapos yun, maraming salamat din po yung sa mga subscribers namin dito. No? And galing pang Okotox. Ayan. So, alam niyo ba guys, galing siyang Okotox, yung family niya, pumunta lang dito para simba. Kasi magaling nga daw yung pare. Oo. Nakakatuwa din, no? Kasi yung pare din namin, dito nga, Pinoy. Oo. Galing. Alright. So, hanap muna tayo ng pang-lunch. Yeah. Bago tayo bumiyahe. Kasi tatlong oras ang biyahe para hindi magutom. Although may bread naman kami na baon. Merong mga chips. Pero syempre, iba pa rin ang kanin. Oo. Tsaka hindi. Kasi pagdating natin doon, alanganin ah. So, kailangan din natin kumain. Tapos, ayan dito. Ayan inisip ko pa nga, ilulutuin namin eh. Kasi magbabaon ako mamaya. Siguro pwede corned beef na lang or spam. Pwede na yan. Talo-talo na yan. Ayan. So, dito kami ngayon sa ano. Saan? Ha, ito. Hello po. Ay, salamat po. Naligaw kami. Ayan. Nagana lang ako. Ah, okay. Student din po doon. Patapos na ang ko. Ayan, so ito guys, no, gawa daw ni ate. Ayun. Gawa niya yung pork tocino. $5.99 at saka $6.99. Oh. Barbecue pork? Bama ba? S&S, sweet and sour. Ah, sweet and sour pork. Ayan. So marami pa dito, gawa daw ata ni ate to. Oo. Okay na ito. Oo, ako tocino. Mabilis ang kain lang. Yeah. Ah, meron naman tayong kutsara tiniturso. Mayroon ko. Ay, pwede. Ayun yung Mr. Ah, bata pa! Margie. Hello, sir. Ate Margie. Hello. Kuya. Finally meet you guys. Guys, salamat po. Thank you. Anong name mo, kuya? Julius. Ayan, say hi po sa inyo. Yeah. Dito kaya nagtatrabaho talaga, kuya? Dito na kami. Wow. Since ako 2008 pa. Wow. Yan, agad. Kailan kaya sila pupunta dito para? Ang lapit na kasi. Opo. Mas lang safe.
Yung anak ko ang nandun. Oo nga, Robin. Ayan, so yun guys, no, pauwi na tayo. Pabalik na tayo ng Calgary. Siyempre, maraming maraming salamat kay Kuya Julius. Ano nga po ulit ninyo? Margie. Margie, tsaka? Rosalie po. Ayan, Rosalie. Ayan, maraming maraming salamat po. Salamat sa pag-isita. Next time ulit. Opo, anytime. Pasa po pagka pumunta kami. Message kami sa inyo. Diyan na ako. Oo, oh, dito lang pala si ate. Oo na. Dito lang. Tapat lang ng hotel natin din. Kunting lakad. So, ayan po sila. Ilang years na po kayo dito, kuya? 15. Wow, 15 years. Regium. Talaga regium na, di ba? Pero, interview na rin kita. Kamusta ang regium, kuya? Okay naman. Maayos. Maayos. So, invite ko kayo rito kasi isa sang tourist spot. Yeah. So, Regium pala guys, British Columbia na to, no? Si Rice Velasquez rin. Ah, idol mo si Rice. Siya rin. Oh, talaga. Invite kayo. Oh, Rice, Dre. Ano na, punta ka raw dito sa Regium. And Invermere. Yeah, Invermere siya. Invermere siya ate. Invermere kami sa Regium. Ah, oh, yeah. Okay. So, yun na. Ate, kuya, maraming maraming salamat po ulit. Thank you. Yeah, uwi na po kami. Subscribe po kasi nandiyan na ako. Yes po, Alvin and Emma. Alvin and Emma. Yeah, alam ni Kuya Julius. Shoutout po ate. Oh, shoutout. Shoutout. Mr. Shoutout? Sa Tondo. Tondo. Saan kayo sa Tondo, ate? Sa Divisoria po. Ah, okay. Family, Vicente. Sila Roy Chan nga sa Tondo? Hindi ko matandaan. Andilian Weba. Oh, yes. Shout out sa Baguio, mga Pasqua family, yes. Jenny Francia family, hello. Kalong-kalong family. Dami. Siyempre, Pinoy eh. Lahat na kayo sa Baguio. Taga Baguio po kayo. Opo. Oh, yeah. Pares kayo, kuya. Sana isa lamig. Kaya pala. Patingin niya po nung YouTube niyo. Ay, baby, pa-check mo yung YouTube natin sa kanya. YouTube, tingnan niyo talaga. So, yun guys, no, kumintuwa muna kayo konti. Okay guys, ayan, so dito na kami kumain ng lunch namin kasi nga dire-diretso na tayo guys, no. So based dito sa aking ways ay 3 hours. Pero syempre baka ano pa yan kasi chill lang naman ako mag ano yan, magtakbo. So mga palagay na natin 3 and a half. So sakto lang nakakarating ako ng bahay ng mga 4:30, may pahinga pa ng konti. Maliligo, bihis, okay pa yan. Sanay naman tayo sa pagdadrive eh. Okay, so yun again, maraming maraming salamat kay Kuya Julius at saka sa asawa niya. Kasi trinit niya kami ng lunch. Ayan, so nakakahiya talaga. Bumili kasi lang kami ng food, diba? Tapos nakakilala tayo ng Pinoy. Yeah, sabi ko nga, wag na, babaya ako na magbabaya. Pero hindi, sinamahan niya talaga ako hanggang doon sa cashier. Oo, kasi yung dito sila nag-work. Yeah, for 15 years, no? Tama ba? Oo, I think 15 years. Yes, so yeah. thank you sa mga nakikilala namin dito, no? Grabe, ang dami talaga ng Pinoy. Pero nagkukwento sila, ate, no, na sila yung una dito na Pinoy, tapos pioneer, wala pa masyadong tao. Ngayon, ang dami na. Alam mo yun, parang ambilis mag-grow ng community. Ayan, so in-invite nga ulit kami dito. Balik lang daw, di ba? Yeah, kinuha namin yung mga Facebook nila, tapos dyan sila. Yan. Oo, kasi napaka-peaceful din talaga. Tahimik. Kung gusto ko mag-relax, unwind, maganda dito sa region. Tourist spot daw. Sabi niya, tuloy-tuloy na yan hanggang summer daw talaga. Busy na to yung region. Yeah, tsaka yun nga guys, no, tinanong ko rin yung bahay dito. Medyo mahal din pala. Nasa 300 na rin pala ang bahay dito. Mura pa yun na. Oo, pero yun nga, na syempre tourist spot nga to, kaya expected kaya nga expect na natin na ano, na mahal talaga yung bahay dito. Tsaka syempre British Columbia, at tsaka syempre guys, no, British Columbia to, dalawa yung tax. Ayan. So yeah, okay, so uwi na tayo. And medyo mahaba ang biyahe natin. Kwentuhan na lang ulit tayo mamaya. And guys, so papagas na lang din muna ako dito. Konti lang na may papagas ko kasi mahal ang gasolina dito sa British Columbia. Dadagdagan ko lang kasi baka mabitin ako. Ayan. And guys, so ewan ko nakita nyo, 174.9. Mahal, no? Nakarga lang ako $20. Okay, bye-bye Regium na, no? Bye-bye Hot Springs. Bye-bye Hot Springs. Ito, ang dami pa rin naka-park. Siyempre, Sunday ngayon. So, maraming magsiswimming. Ayan, no? Hindi kami nakapagpa-picture dito. Ayan. Tinamad kasi si Alwin. Next one, so, bye-bye na. Ito, ang ganda ng daan namin pa-uwi, oh. So, e-enjoyin lang din namin yung biyahe pa-uwi. Parang seize the moment, save for the moment, kasi hindi rin namin alam kailan ulit makakabalik dito, pero definitely babalikan namin to. Yan, kasi one of the choices, at least nag-expand, diba? Hindi na lang Banff, Lake Louise yung mga
iniisip namin galaan dito. Pati explore na rin yung British Columbia. Ito pala nga, umpisa pa lang to eh. Kasi nabanggit rin na nila Ate Masino na sa Kelowna. Yan, maganda din yun. Mga, ano ba yan? 5 hours. 5 hours na. 5 hours na drive. So, ano pa yan? Ang mga another tourist spots din. And maganda mag-camping. Ganyan, lalo na ngayon na malapit na yung summer. Siyempre, spring pa lang eh. So, tingnan natin pala yung pag-change ng weather, no? So, spring, dito, ano, plus 7. Ayan, plus 7 dito. And tingnan natin na habang papalapit tayo ng Calgary, mamaya palagay ng snow dito. O, paputi na ng paputi. Pero ang ganda talaga, guys. So, tingnan nyo yung nature. Parang dito pa lang, oh. Gusto ko, sabi ko nga kay Alwin, stop tayo, picture tayo. Ay, ayaw na. Kasi mahirap din naman bababa, magpa-park, tapos may bata pa kami. So, i-capture na lang namin sa video. Hindi na kailangan ako mag-ilagay yung sarili ko dyan sa picture. Pero, maybe next time, no, kapag dinanahan kami o si Alwin, yan, stop over talaga tayo. Para syempre, iba pa rin yung picture. Pero kasi ngayon, kota na, para ano din, tuloy-tuloy na yung uwi pa. Hindi na ma-stop-stop sa daan. Diba? Alright, titay na lang ulit. Sabay sa pagkukwento, yung pagkita nyo sa magandang view habang nagda-drive si Alwin, di ba? Ganda, no? Para masama na rin namin kayo sa biyahe. Oo. Diba, kung nari, nakasakay din kayo sa sasakyan. Kasi parang sabi ko, hindi nyo nakikita habang nagda-drive si Alwin. Pero ayan, no? Di ba? Ang ganda, from time to time, may maraming puno, tapos mountains, yan. Depende sa liko. Ayan. So, di ba nga, dito sa radio nga, yung bakasyon namin, 2 nights to. And then, yun nga, 3 days, 2 nights. Tapos, naiwan pa sila Ate Carol doon. Actually, niyayaya pa kami sa Fairmont daw. About 30 minutes away yon. So, madadagdagan ng biyahe natin din pa uwi. So, 3.5. Sabi ko nga kay Alwin, why not? Kasi nandito na rin tayo, di ba? Kaya lang si Alwin ito, nagmamadali na kasi nga may work daw siya ng hapon. Sabi ko, baka pwede naman kumamit ng isang vacation leave dyan. Kasi hindi niya pa naman nagagamit kahit isa ngayong taon. Eh, alamin natin bakit ayaw. Eh, hindi naman sa ayaw. Gusto ko rin naman syempre na ituloy yung bakasyon natin. Uh-oh. Pero, yun nga, kasi unang-una guys, dahilan ko, nabawasan kami kasi ng isa. So, malaking kawalan si Feds kasi babakasyon siya, pawi siya Pilipinas. 1 month? One and a half. One and a half months sana all, di ba? Hindi, tsaka hindi kasi nag-absent to si Feds. Kaya inipon niya ng inipon. Yun. So anyway, yun nga. So okay lang sana kung nandito si Feds. Kaso ang problema, ako lang, walang ibang maglo-load. Tsaka mag-unload ng mga product namin. So nahihiya ako na gamitin yung vacation natin. Yan, siya yung ano, parang ayaw umabsent dahil nga iniisip niya yung mga ka-work niya. Oh. Baka mahirapan pag nawala siya kasi nga may nawala na ang isa at naka-vacation leave. So tsaka ano kasi baby, pag Sunday, syempre yung mga truck namin, nandun na yun sa dock namin nung Friday, Saturday. So naka-park na yun doon. So ang gagawin namin itong Sunday nga, i-unload namin siya or maglo-load kami ng mga papuntang mga Cisco, Edmonton, mga ganyan. So, mahirap din. Gustuin ko man, pero nahiya ako sa mga kasama ko. Pero maganda na rin na yung long weekend natin, natapat na
ano talaga, walang pasok si Alvin. So, ibig sabihin, wala siyang ginamit na sick leave or vacation leave. Oh. Kahit naka 2 nights and 3 days tayo dito. And, sakto din sa Saint, wala kaming pasok ng Friday kasi nga Good Friday. And, wala kaming pasok ng Monday dahil parang yun yung Easter Sunday namin. So, naging Easter Monday. Oh. So, sakto. Kaya ako, pwede pa talaga kaya ako pala malakas ang loob mo. Oo, pero syempre may mga assignments na tayo actually na tatambakan na may mga kailangan gawin. Sabi ko, sige na nga. Pero, yun nga, although sayang nga kasi makakasama na sana tayo doon kila Ate Carol, more explore din. Kasi nandyan ka na eh, 30 minutes na lang. Paano pag pagbabalikan mo yun, 3 hours and a half pa. So, pili ka na lang, di ba? Eh, si Alvin, sabi niya nga, next time na lang. Next time, kaya naman nating bumalik. Yeah, lapit lang naman to. Para ka lang pumunta ng Lake Louis. Yan, maganda nga balikan. Kayang-kaya na to balikan, guys, lalo na ngayong summer. Oh. Kasi ang ganda na ng daan. Tinan nyo. Yan, yung kanina lang yung may mga zigzag. Kasi lumulusot tayo talaga sa bundok. Yung parang kinat nila yung bundok na para gawing daanan. Yan, tinan nyo naman, guys, no? Yung view. Ang ganda na. Kaya nga sabi pala talaga nila paring bong. Tsaka yung mga kakilala ko na dumadaan papuntang British Columbia. Talagang ganda raw talaga nung ano, nung view pag dumaan ka dito. Which is yan nga, nakikita namin. Ano pa lang yan, guys, ha? Buka na pa lang yan. Oo, buka na pa lang. Diba, 3 hours pa lang tayo. Oo. Kasi yung mga, ano, Kelowna, 5 hours away pa daw dito. So, mas marami ka pang pwedeng makita. Yeah. Talaga. Kung explore mo, tapos yun nga, yung kapag pinili mo mag-land trip, kapag papunta ka ng Vancouver. Kaya sabi ko kay Emma, next time siguro gamitin natin yung ating vacation leave. Pagka... Malaman. Oo, malaman lang, di ba? Pero... We'll see. Kung magamit. Ayan o, ang ganda, guys. Kaya lang, ano, ang bilis matapunan ng mga trees. Pero, ma-appreciate mo pa rin talaga yung mga mountains dito. Yan, basta mahilig ka sa nature, ha. Yung iba, tutulugan lang ang pag-long drive, eh. Tsaka ito, ikagandahan lang din dito. Ano, ang ganda ng daan, no? Hindi ka ma-stress sa kalsada. Chill lang, no? Yun nga lang, no? Wala kang signal, ha? Yun take lang. Note sa mga pupunta dito. Wala signal for 105 kilometers. So, meron pa kaming ano, 69 kilometers. Malayo-layo pa. Malayo-layo pa. Yeah, chill lang, oh, di ba? At least nakatingin ka lang nga sa nature and enjoy the view. Parang babalikan mo to. Tsaka ang ganda na ng weather dito nga, guys. Ganda. British Columbia. Ayan, yung makikita nyo white. Nasa gilid na lang yan eh. Patuyo na sila. So, mamaya din tataas pa yung weather. Ayan. Ano na talaga dito? Oh, spring na talaga. So, tingnan natin kamusta ba sa Calgary. Kasi sabi nung isang gabi daw, nag-snow na naman. Oo, nag-snow pa. Yung mga pahabol ni Calgary talaga. Ayan, ganda oh. Wow! Umiikot kasi kami kaya naiiba-iba talaga yung view ng mountain. Pero ang ganda yan, no? Wow! Ganda, no? So, yan guys, no? So, sana, no, na... I-enjoy nyo yung biyahe natin. Yung panunood ng video namin yan or ng vlog namin ni Emma ngayon, no? Oo, same as nag-enjoy tayo. Kasi ito yung actual. Although, yun nga, syempre, feel ko hindi mabigyan ng justice yung video sa syempre, actual talaga. Iba pa rin yung talagang ikaw yung mismong makakakita talaga. Yan. Napakaganda. So, bagong discover namin itong radio, makala namin hot spring lang, ganyan. Oh. Yun pala, ang dami pang pwedeng gawin. Pwede talagang mag-relax kasama ang family. And yun nga, na-spend natin ng maayos ang ating Lenten season. Nakapagsimba rin tayo. Napakaganda ng simbahan rin nila at tsaka community. O yun nga pala, no, kanina nung sumimba tayo. Anyway, yun nga, nabanggit ko na yun from ano, no, Okotox. Mm-mm. Bumiyahe pa guys dito, ha? Dito sa Radium. Oo, because of ano, para lang father. Dun daw kay father. Mas magaling daw talaga siya mag-mass. So, nakaka-touch din, no? Alam mo yun? Parang, ang layo, no? Parang... Pero, baby naman tayo, nagsisimba rin tayo. Kunwari, kapag may gusto tayong simbahan, alam mo yun, pumupunta pa tayo sa may Tagaytay. Yung nag-aalay ano, pa ako. Kay Father Pio. Oo. Eh, oo. Sa Batangas, ganyan. Oo. Alam niyo ba dati, guys, kwento ko na lang din sa inyo. Nung hindi pa lumalabas yung, ano, yung result ng bar exam ni Emma. So sabi kasi, sabi kasi 'di ba pag kay Padre Pio daw eh pag humiling ka pwede niyang itupad parang ganoon para matupad. Pero kahit saan naman talaga basta humiling ka, kahit call all the angels and saints, yung mga intercessions. Nag-alay pa tayo, 'di ba? Nag-alay tayo doon, nakalimutan ko na. Oo. Anong pangalan ng church na 'yon? Yan, hindi ko
na rin maalala. Diba, basta super secluded nyo na sa napakaliit na town or community. Oo, pinuntahan namin yun. Nag-alay pa kami doon ng ano ba, Bulaklak. Oo, Bulaklak. Talagang, alam mo yun, talagang, siyempre guys, alam mo naman Manila, napaka-traffic, diba? Sinadya namin ni Emma talaga, parang 2.5 hours din yung biyahe natin, ano? Para lang makapunta doon kay Padre Pio na yun. Hindi si kay Padre Pio yun. Ano ba? Yung isa ba, yung may mga bata? Oo. Hindi ka maalala eh. So basta marami rin kami dinahanan. Pero dinahanan na rin natin yung si Padre Pio. Actually, dalawa lang pala doon sa area na yun. Kay Padre Pio, tas yung isa, Our Lady of Kaysasay. Ah, yun. Yan, si Kaysasay. Yun. Ano man hinilip mo doon? Siyempre pumasa at mag-top, di ba na natupad? Pero syempre, nasa faith naman natin yan. Kahit kanino tayo humiling, basta may faith tayo. Yan. And para sa atin yung hinihiling natin, yung kagrant yan ni Lord. Yeah. Yan, diba? Kaya nung lumabas yung result, talagang tongtuwa kami na. Mm-mm. So ito, yung biyahe ni, yun nga, nakalimutan ko na yung name ni ate. Oh. Na from Okotok, sang simba dito, okay lang yun. Kasi para sabi ko nga, parang bumiyahe ka lang from Manila to Batangas para magsimba. Eh syempre, Easter Sunday naman ngayon, diba? So, ialat mo na rin yung time para magmastas with travel pa. And ganito kaganda yung madadaanan mo. So, sulit na sulit, di ba? Yeah, kaya shoutout sa kanilang family. Yes. Ayan, no? Ang ganda ng view. Capture the moment lang. Kasi nasa tapat namin mismo tong mountain na to na ang ganda-ganda. Meron din tayo nakitang mountain na maganda sa, ano, malapit sa Banff, yung Castle Mountain. Yan, may shape talaga siya na castle. Eh, mas marami ito, puting-puti yung mountain. Alam mo yun, parang maiisip mo bakit iba sa kanya yung top. Tapos dito sa ano, ayan o, yung lake ba to, river, frozen yung gilid. Yan. Mas maraming snow doon. Bakit kaya? Kasi Calgary na daw yun. Calgary na yan. Ito, British Columbia. So, konti lang yung snow daw sa top ng mountain. Ayun o. Sumisilip from Calgary daw yung mountain na yan. Kaya maraming snow. Diba? Puting-puti. So, check natin yan. Cute. Ganda. Yan o, ganda. Pero sa kaliwa o, may ano, walang snow. Diba? Depende siguro sa ano, direction ng sun. Yung iba sa ibang mountain tunog na.
Puerta na to, kaya malapit-lapit na tayo makarating. More than 1 hour na lang. Yan. So I hope guys, nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. I hope din na nag-enjoy kayo makita ang view habang kami ay papauwi. So halfway pa lang kami, pero yan, sobrang nakakabusog na sa mata yung mga nakikita namin along the way. And sana kayo rin po ay nag-enjoy dito. So if you have any questions, you can leave your questions down below. And sa mga bago nga po pala sa aming channel, I hope you consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated rin kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you on the next one. Peace!